Hi everyone! I'm Jeneline Sandaga at ang gagawin natin ngayon ay Dark Skin Tone Tutorial using Color Pencil. Nga ba? And to be honest, ang lagi kong ginagawa sa skin tone ay yung fair skin tone. Not because na for me, hindi siya maganda. Hindi ganun. Don't get me wrong. Kasi for me, yung skin tone is may kanya-kanyang beauty yan and may kanya-kanyang preference yan. Like for example, sa medium, sa oil paint, may characteristic siya na drying time, na matagal matuyo. Tapos yung acrylic is, yung drying time niya is super bilis. Yung watercolor naman ay transparent. Ganyan, diba? May kanya-kanya silang differences at may kanya-kanya silang uniqueness, diba? Uniqueness. So, yun lang yung mga disclaimer ko. Hindi ako nag-discriminate ng skin color. Ang mga gagamitin nating colors ay white, peach, goldenrod, pink, crimson red, sienna brown, dark brown, and black. Sa circle muna tayo mag-try para hindi masyadong overwhelming yung mga details. I really suggest din na mag-practice muna bago atakihin yung mismong portrait. White vellum board naman yung gagamitin natin para sa support. Smooth yung texture. Para sa first layer, magbe-base muna tayo gamit ang peach. Pa-circle-circle lang yung motion at super light lang yung pressure. Hawakan nyo sa dulo yung lapis para hindi nyo ma-press accidentally at para pantay yung pressure. Maiiwasan din yung pagka-streaky. Ang isa pang tip ay panatilihing matulis yung color pencil para mas pino kapag ina-apply. Lahat malalagyan. Another tip para mas mapanatili yung tulis ng color pencil ay iikot nyo from time to time yung pagkulay. Huwag yung isang angle lang yung gagamitin. Aside. Ang idea dito, 'di ba kapag nagtatasa tayo, iniikot natin yung paghawak sa color pencil para tumulis. Lagyan ng peach yung buong circle. Sa first layer lang yung real-time process kasi kung i-real-time natin 'to bawat layer, aabot ng 30 minutes sa circle pa lang 'yon. Yung real-time coloring process ng portrait ay umaabot ng almost 10 hours. Kasi some of you nagko-comment ng real time, pero believe me, parehas na yung ginagawa sa first layer kapag maglalagay ng another layer. Same pressure at pa-circle-circle lang. Iba lang yung color na nilalagay. At nagiging mas makulay siya kasi nagdadagdag tayo ng mga layers. Yung endgame nga na movie, madami nahahabaan sa 3 hours, yung pakayang 10 hours, diba? At syempre, mauubusan din ako ng sinasabi at inuulit-ulit ko lang yung ginagawa sa bawat process. At syempre, uulit-ulitin ko lang din yung sinasabi ko. I want this tutorial to be super simple as much as possible. Yung madaling intindihin, I think medyo ang haba ng process ko compare sa mga other medium kasi hindi ako masyadong user ng color pencil. Advice ko din na sa iba na huwag mong persahin yung bilisan yung process. Lalo na kapag nagsisimula ka pa lang. Kasi kapag pinilit mong i-rush, may tendency na manggigil ka at hindi magiging maayos yung blending o yung pagkulay. Don't pressure yourself na porket yung iba, less than 3 hours, tapos na yung artwork nila, ikaw mape-pressure kang madaliin din yung ginagawa mo. No. At never, never compare your first artwork sa 100 artwork ng iba. Yung pagiging mabilis, it comes with time and practice din. Kapag nasanay ka na at gamay mo na, unti-unti bumibilis yung process mo. So, relax lang tayo. And to tell you honestly, medyo mahaba talaga yung process kasi nga nafi-film ako at need ko na sa flat surface ako mag-drawing. Which is, ang sakit sa likod, pecs man. Sinasabi ko to kasi, di ba, I'm sharing yung mga good sides kung mga art channel, pero it's fair din na sabihin ko din yung mga struggles. Ang dami. So I'm really trying my best to make a quality content if ever, diba? Next color ay yung goldenrod. Hindi natin lalagyan yung part ng highlight area, which is nasa top left corner ng circle. Yung light source dito ay nasa top left corner. So yung mga shadow area o yung magiging darker part ay yung sa opposite side, yung bottom right corner ng circle. Pa-circle-circle lang yung pag-apply at light lang din yung pressure. Lagi kong babanggitin yung light at pa-circle-circle yung pressure kasi yun yung keys dito sa technique na ito. Iwasan yung pag-diin
sa pencil. Kapag nadiinan mo accidentally, hindi magiging pantay yung color value. At kapag super diin naman, mabuburnish yung paper at mawawala ng tooth para makakain ng product. Layering yung ginagawa natin para ma-achieve natin yung certain color na bet natin at smooth yung pag-blend. Sa mid-tone na tayo at gagamitin natin ang Sienna Brown. Uunahin kong lagyan yung bottom right corner ng circle papunta sa light area. Again, pa-circle, circle yung motion at same light pressure. Lagyan lang ulit ng another layer para mas maging darker yung color value. Another reason kaya ako ginagawa yung gantong blending process kasi may certain color nga akong ina-achieve kaso wala sa set na meron ako. Prismacolor Pencil Premier 36 colors yung ginagamit ko ngayon. Tatlo lang yung brownish colors na meron dito at medyo dark yung mga to. Gusto ko kasi medyo glowy yung skin niya. Dry medium na to kaya layering yung technique para ma-achieve yung ganong color. Sa mga wet medium like watercolor, oil, acrylic, pwede tayo mag-premix, 'di ba? Mapapansin niyo na add ako ng add ng layers from bottom to right corner ng circle kasi ito yung mga pa-shadow area. Dark brown yung gagamitin natin para sa shadow at darker value. Ipapangkulay natin sa bottom right corner. Iwasan yung lagyan yung middle o sa taas yung mga light area. Para maganda din yung transition, medyo ilalagpas natin ng unting-unti lang sa mid-tone yung pagkulay. Last color ay yung black. At ilalagay ko ng unting-unti lang sa bottom right corner ng circle. Hindi naman necessary na gumamit ng black porket shadow. Papatungan naman natin ito ng dark brown para hindi masyadong intense. Pagkatapos nyan ay add ulit tayo ng another layer. Pabalik naman yung color from dark to light. Pwede naman na light to dark ulit, depende sa preference mo at trip mo. This is not the only way kung paano magkulay ng skin tone gamit ang color pencil. This is just my own preference na pwede mong sundin at pwede din namang hindi. Wala namang pilitan dito. Kulayan yung mid-tone area. Same pressure at pa-circle-circle pa rin yung motion. Diba sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit lang yung process at paulit-ulit lang din yung sasabihin ko. Ayoko nang ibahin yung mga terms na ginamit ko para hindi kayo malito. Then yung golden rod at nilalagay ko pa rin sa buong circle. Nung unang gumamit ako ng solvent para i-blend ito, kaso gusto ko mas simple tutorial muna, kaya dito muna tayo sa burnishing technique. Lastly, yung peach. Ilalagay natin sa light area at medyo lagyan din yung shading yung mid-tone para mag-blend. This time ay gagamit tayo ng white para i-burnish at i-blend yung mga highlight area. Mapapansin nyo na medyo malapit na sa dulo ng tasa yung paghawak ko sa color pencil kasi dinidiinan ko na yung pag-color. At huwag nyong kakalimutan na pa-circle-circle pa din yung motion o different direction yung pag-blend. At obvious agad yung result na nagiging smooth, diba? Next ay yung golden rod naman, yung gagamitin natin pang burnish. Ipapangkulay natin sa buong circle. May pressure pero not so much, yung enough lang. Huwag totally ifa-flat yung paper kasi maglalagay pa tayo ng next layer. Ang sunod na kulay ay Sienna Brown. Ibe-burnish natin yung shadow area at yung onting overlap lang dun sa mid-tone. Ginamit ko yung peach para i-blend yung mid-tone at highlight area. Medium pressure at circle motion yung pag-apply. Iwasan yung super hard yung pressure kasi makakaskas o matatanggal yung previous layer. Add lang tayo ng more layers. White kapag gustong gawin lighter yung area, golden red sa mid-tone at Sienna Brown para sa shadow para ma-achieve yung bed at prefer mong color skin. Well, itong colors na ginagamit natin ay particularly sa dark skin. Halos ganito lang naman yung process sa ibang skin color. Before I continue, give love to this channel by liking this video at subscribe ka na kung bago ka palang dito at tap mo na rin yung bell to get notified at hindi mo ma-miss ang mga bagong video. Like nyo natin yung Facebook page ko at follow nyo ako sa Instagram, Twitter para stay connected tayo. Dun ko pinopost yung mga whips ko. And share this video lalo na sa mga friends mong makaka-relate and to help me grow this channel, diba? Tinapos ko na yung eyes kasi dedicated sa skin itong tutorial. Comment down below kung ano pang mga tutorial na gusto nyong gawin natin sa susunod na mga videos. Start tayo sa nose. Gamit ang dark brown, nilagyan ko ng super light outline yung nose trill, tip at ala ng nose. Ala, hindi ko alam.
Ulitin lang natin yung process na ginawa natin sa circle dito sa portrait. Pero this time, may sinusunod na tayong facial feature. First color ay yung peach. Ito yung pang base ng skin at ipang kulay sa buong nose area. Tandaan na light lang yung pressure at pa circle circle yung motion. Next ay yung goldenrod. Ilalagay natin mostly sa bridge ng nose. Iwasan lagyan yung highlight. Pero pwedeng mag-iba yung application depende sa source ng light. Observe your reference picture. Next ay sienna brown. Ilalagay sa bridge, tip at yung malapit sa inner corner ng eyes. Iwasan yung harsh, bold lines sa pagkulay ng bridge. Smooth lang yung transition. Next ay yung dark brown. Ito ay ginamit ko sa pag-define ng ila at some darker value ng nose. Also, don't worry kung hindi pa smooth yung pagkakablend. Kasi diba, nakita nyo naman sa circle na ginawa natin na once na burnish natin yung area, unti-unti nagbe-blend yung mga colors. In this stage, we're building the color value before blending. Balikan natin yung paggamit ng sienna brown. Patuloy-tuloy lang yung paglalagay ng more layers sa bridge ng nose. Then yung goldenrod, again, keep in mind na laging sharp dapat yung color pencil para makulayan natin yung bawat spaces ng paper. Yung peach and it para maging vibrant yung skin. Ginamit yung black para mas i-define yung nose trill at ila ng nose. Naglalagay din ako ng crimson red kung saan may mga reddish color like yung tip at bridge para mas mabuhay at may unting glow yung skin. Burnishing part na tayo ng nose. Gamit ang white, sisimulan kong i-burnish yung highlight area o yung pinakagitna pa circle circle yung motion para ma-smudge natin yung mga layers at mag-blend sila. Next ay yung peach. Dapat may enough pressure din yung pag-blend ng mga colors. Naglagay ako ng pink sa mga reddish area para medyo light lang. Be careful din sa pag-burnish siya. Once na na-flatten kasi yung paper, onti o hindi na malalagyan o makakakain ng product yung paper. Peach ulit tayo at patuloy-tuloy yung pag-burnish natin sa mga light area. Ginamit ko yung goldenrod para i-burnish yung bridge. Medium pressure lang din yung ginagawa ko. Pinatungan ko ng peach para hindi masyado ma-orange yung skin. Then balik ulit tayo sa white para mas maging smooth yung transition ng highlight at mid-tone. Next ay sienna brown. Mostly nilalagay ko sa bridge ng nose at sa inner corner ng eyes. Then add more layers para ma-build yung color values. Tinapos ko na yung sa mouth at jump na tayo sa cheeks. Promise, same process yung pagkakasunod-sunod ng mga colors. But I will still explain it because why not, diba? Para rin mas magets nyo, after all, this is a tutorial. First color ay peach para sa base. Mas mabuti din na magsimula tayo sa light to dark kasi white paper yung ginagamit natin para mas ma-judge natin na maayos yung mga color value. Next ay yung goldenrod. Iwasan lagyan yung mga highlight area. Also, take note na mga facial feature ah. May mga lines din yung face. Diba we can identify kung ilang taon na yung tao depende sa lines din ng mukha. For example, yung wrinkles, mga 30 and above na yon at depende pa rin. Malay mo, nagpapaderma, ganyan, diba? Yung skin din ng baby, super soft and round edges. And if you are using reference, really observe it. Nandyan na yan, diba? Observe mo na lang. Lalo na kapag famous artist yung reference, may certain facial feature na kilala sila. Maybe yung dimples, yung hati kapag nag-i-smile sila, yung eyes, nose, ang dami. Yung iconic like Marilyn Monroe, yung red lips at yung nunal niya, yung si Harry Potter, bilog na salamin, at yung kidlat na Mark, Angelina Jolie, yung full lips, Tyra Banks, yung fierce, yung eyes, mga ganyan. So kapag hindi mo ginawa yan, parang may kulang o hindi na masyadong magiging kamukha. Ang pan-third na color ay sienna brown. Iniisip ko parang pang-contour lang ito. Nilalagay ko sa cheekbone at around the face. Need natin gumamit ng darker color para hindi maging flat yung surface. Magkakaroon ng dimension. Diba kapag sa cartoon style, halos 1 to 3 colors lang yung ginagamit at usually harsh yung transition. It is really okay kung ganyan talaga yung bet mo. If you want na medyo realistic, dapat smooth yung pagka-blend ng highlight, mid-tone at shadow. Ang pang-fourth ay yung dark brown. Gagamitin natin para i-define at maging darker pa yung cheekbone. Again, pa-circle-circle yung motion ng pag-apply ng color pencil para mas maayos yung pag-blend. Pwede din naman na certain direction tapos opposite yung way kapag i-blend na. So, it's really depends sa trip mo. Nilagyan ko ng crimson red yung cheeks niya. Nilalagyan lang natin sa cheeks, nose, lips, and ears yung mga usually na reddish. And then, burnishing part.
White muna at may onting pressure sa paglalagay. Bet ko tong Prismacolor pencil sa mga burnishing technique kasi creamy, smooth at matte yung finish. Next ay yung peach. Pang-burnish din natin ito. Sometimes naiiba yung pagkakasunod-sunod ng peach at goldenrod. Pero almost equal amount lang yung nilalagay ko. Kapag inuuna ko yung peach, papatungan ko ng goldenrod. Vice versa, kapag inuna ko yung goldenrod, papatungan ko ng peach. Kasi para balance, hindi masyado ma-orange o pale yung skin. Sunod ay yung sienna brown. Ibe-burnish natin yung cheekbone at around the face. And then ulitin lang yung process sa different part ng face. Mas bet ko din na part by part yung pagkulay gamit ang color pencil para mas focus. Pero kapag sa wet medium, prefer ko na lahat lagyan ng layer. Basta iba-iba, depende talaga. So habang ginagawa natin yan, unting trivia muna tayo about kay Zendaya. Ang tunay niyang pangalan ay Zendaya Marie Stower Mercoleman, na ipinanganak sa Oakland, California, US noong September 1, 1996. 22 years old na siya ngayon. Siya ay isang American actress and singer. Bata pa lang siya naging model at naging backup dancer na siya bago maging bida sa Shake It Up, isang TV series sa Disney Channel as Rocky Blue. Naging contestant din siya sa Dancing with the Stars, nagproduce at nagbida sa Casey Undercover. Ang breakthrough film niya ay yung gumanap siya bilang Michelle or MJ Jones sa Spider-Man Homecoming and as Ann Wheeler in the musical drama film The Greatest Showman. Yung music career niya ay nagsimula noong 2011, recording songs independently and releasing the singles Swag It Out and Watch Me. Noong 2012, nag-sign siya ng contract sa Hollywood Records and released her debut single Replay. Noong 2013, nagkaroon siya ng self-titled album at naging number 51 on the Billboard 200 chart. At marami na rin siyang napanalunan ng mga awards like Nickelodeon Kids Choice Award, Favorite Female TV Star Kids Show, Teen Choice Award, Choice Style Female noong 2016, Teen Choice Awards, Choice Summer Movie Actress noong 2017, Nickelodeon Kids Choice Awards Favorite Movie Actress noong 2018 at marami pang iba. At kung may mga video suggestion ka, question, just comment down below. Huwag ka mahihiya mag-comment. Thank you so much for watching. See you on the next video. Bye!